Gabe na ba? Gabe na? Okay. Ayun, hello. Welcome, Sir Miguel. So, first of all, congratulations sa success ng Lolong. And ano po masasabi mo na maganda ang pagtanggap sa show? Well, ayoko namang akuin lahat, no? Pero proud ako sa kinalabasan ng trabaho namin. And proud ako dahil talagang nagsumikap ako at pinaghirapan ko to para mabuhat yung show. Wow, galing naman. Oh my. Ano po ba ang sikreto nyo kung okay lang siya? Well, secret siya actually. So, hindi ko talaga siya ma-share dahil confidential siya. But, sige na nga. Sige, share ko sa inyo. Ito, not a lot of people know this, but sa akin, ang pinaka-secret ko talaga kung bakit nag-work ng ganito yung shows ko is meron akong passion and dedication. Kasi iba talaga eh. Iba talaga kapag passionate ka tsaka dedicated ka sa work mo na yun yung buhay mo, yun yung iniisip mo, yun yung hinihinga mo na pag matutulog ka sa gabi, yun yung napapanaginipan mo, tapos pagising mo, parang, uy, yun ka pa rin, naka-in character ka, ganun. And I think, dun mo lang masasabi na, uy, magaling ako. So, I think magaling ako. So, sa project na to, paano mo pinaghandaan yung role mo bilang vocal? Well, intense yung prep ko. Actually, intense naman yung prep ko sa lahat ng roles ko na I transform myself into the character and so for this specific role bilang Bokyo, talagang nagpahaba ako ng buhok. Kaya ko rin kasi yung ginagawa nila, nila Heath Ledger, nila Joaquin Phoenix, di ba, pa nagja-joker sila. So, parang ganun lang din na effect na ako kasi yung tipong actor na I disappear in the role. Hindi na ako nakikilala ng tao. So, kung makikita nyo, yung si Bokyo, mayroon siyang effect na kapag pinapanood siya, parang, ay, si Mikoy pala yun, di ba? Kung hindi nila makita yung pangalan, hindi nila malalaman na si Mikoy yun. Kasi, hello, like, paano mo makikilala sa ganung buhok, di ba? Character actor kasi ako eh, character actor ako eh. And of course, I had to prepare myself physically rin. I worked out, meron akong nutritionist, meron akong dietitian, meron akong gym instructor, meron akong masahista. Ma-action kasi itong show namin eh. Kailangan, pag action scenes, pag may fight scenes ka, you have to come prepared. Siyempre, di ba? So, I have to get into it talaga na para yung endurance ko, yung strength ko, yung stamina ko tumaas. Also, yung pag-train ko ng stunts, nag-aral ako ng martial arts. I spent a few months on my own and then a few more months with the stunt team na, ay, shout out pala kay Boy Sigaw Magno, tsaka kala Taijan sa Lapid Stunts. Ayun. Thank you. Kasi talagang, paano ko ba sabihin to? Tinaas namin eh. Talagang we raised the bar. Talagang tinaas namin yung standards ng action sa show na to. Well, isa. This time kasi naka-lock-in kami, so we had to stay in just one place for a month or two sometimes just to finish the show. I had to let go and maging absent muna for a while sa Bubblegang and sa Pipito Manaloto. I'm sure they understand them. So, ayun. Pero nagsabi ako na after this, parang I need to take a break muna after this show. Parang ayoko muna mag-teleserye kasi I want to focus more on comedy. I want to focus more on myself and my craft. So, pagkatapos ito, talagang babalik, sabi ko, babalik ako talaga sa Bubble Gang. Like, magfo-focus ako sa Bubble Gang. Ah, talagang wala na si Mikoy sa Bubble? Kahit naman anong galing ko siguro, hindi naman enough yun para mabuhat yung show in itself. I mean, kaya, pero malaking tulong na rin na merong mga ibang tao rin na nakapaligid sa akin na marunong din naman, tsaka maayos katrabaho. Yung director namin, si Direk Romel, talagang we collaborated on this eh. Nag-jive na lang kami, nagkaintindihan kami, and we wanted what's best for the show. So, syempre, hardworking din naman si Direk Romel, parang ako. So, we really focused on how to make the arc of the entire show better. And my character, of course, ni Bokyo. Si Mikoy, paano ko siya i-describe? Siguro, unang-una, wala siyang kakwenta-kwenta. Tao. Number two,
Wala siya naiambag sa show. Hindi siya magaling na artista. Ewan ko bakit pinagtsatsagaan ng GMA to. For some reason, itong jive namin, it was a very fruitful relationship. Feeling ko, like it's like the start of many more great things to come. Ayoko na siya makatrabaho, no? Kahit magkano pa i-offer sa akin, tigilan na ako. Never, never, never! The cast, well, si Ruru, of course, we can't forget about Ruru, diba? Siyempre, siya yung nakikita niyo sa mga billboards. But little do people know na parang behind the scenes, it's really me who's working on Ruru, na lagi siyang humihingi ng tulong sa akin, kung paano ba gawin to, gawin yan. And siyempre, pag may extra time ako, like, I attend to him naman. Magbabago? Tulad ng ano? Kagabi nga lang, merong isang lalaki. Nakamuntik mo na kitang babae. Pero nasan kapulisan niyo? Ah, ano ba? Proud ako kay Ruru eh. Na, kasi kasabayan ko yung bata na yun eh. Sabay kami nagsimula sa showbiz niyan eh. And I'm very proud of dun sa narating niya dahil ang laki ng in-improve niya, ang laki ng ginaling niya. Na dati hindi siya talaga marunong umarte. Tapos ngayon, di ba, kahit papano, He delivers. Sa totoo lang talaga, si Buboy naman talaga yung first choice namin bilang gumalap sa role ni Bokyo. Siyempre, alam naman natin lahat, ilang beses ko na nakatrabaho si Buboy. Parang dami na, kaya naman tried and tested na. Eh kaso, bigla naman nag-pandemic, tapos si Buboy tuloy-tuloy yung mga projects na ginagawa niya. Kaya no choice kami, kaya si Nikoy na lang kinuha namin. I would say na siguro yung chemistry namin, it's different eh. Talagang, alam mo, hindi na kailangan mag-usap. Yung parang mata-mata na lang, panagkakatingin na kami, nagkakaintindihan na kami. So I feel like na parang itong roles namin dito sa Lolong was, it's like destiny. Sobrang obvious na sinulat ng writers yung characters na to with the two of us in mind. Nikoy to eh, paano kung gagawin ni Nikoy to? Siyempre mas challenging yun. Tapos kay Ruru, anong gagawin ni Ruru dito? Siyempre madali lang para magawa. The roles were really meant for us. Si Buboy naman talaga yung gusto ko makasama eh. Kaya naman, nalaman ko na si Miko yung kinuha bilang gumanap mo sa role ni Bokyo. Parang ayoko na tuloy gawin yung project. And then sa iba naman, sa mga, syempre sa veterans, you know, isang karangalan yun na makatrabaho sila kasi iba na yung napatunayan ng mga yan. Iba, talagang it's such an honor, you know, working with these pillars in the industry na matagal ko na rin gustong makatrabaho. And sa pagkakaalam ko, parang matagal na rin nilang hinihintay yung opportunity na to na makatrabaho ako. Mikoy? Sino Mikoy? Ako si Mikoy Morales. Attitude galore yan. Parating late. Talagang problema sa set yan. Cause of delay. Hi, this is DJ Durano. Si Mikoy? Oo. Bad trip kasama yun. Iniiwasan nga siya ng lahat ng mga cast. Ay, all praises. Wala talaga akong masabing masama. He's very talented, mabait, at napaka down to earth. Kahit na ang dami na niyang narating. Si Mikoy po? Ah? Si Mikoy ba? Akala ko si Ruru. Ano ba yan? Naku, ayoko na magsalita. Baka may masabi pa akong masama. It's a milestone talaga. It's a life achievement para makasama ko sa isang eksena itong mga to. Well, of course, I'd like to thank our supporters, our viewers for na hindi dahil sa inyo, hindi po ako nagkaroon ng break sa GMA. Of course, supporters, given, nandiyan na kayo. But I would also like to thank GMA for giving me this opportunity and yung trust na binibigay niyo sa akin na yung responsibility and itong opportunity to prove myself na ipakita na kaya kong magdala ng show. Paano ba ito? Alisin ko lang. Katanggal lang. Oo lang po, sir. Hindi, pag huwag mo hawakan yung polo.